spin the wheel. Ang hirap umalis kasi sa toxic relationship na akala mo yan ang normal na kailangan mo lang tanggapin. Hello, I am Kai Cortez and I am playing the role of Kisses. And this is my Fast Five. Genuine happiness is, tingin ko, pagka mag-isa ka, tapos masaya ka pa rin, dun ka pinakamasaya. Kasi minsan nadidistract lang tayo ng kaligayahan ng pagkain, friends, family. Minsan nagkukunwari pa tayong masaya tayo, pero deep inside hindi. Pero kung mag-isa ka, tumingin ka sa salamin mo, tapos gusto mo yung nakikita mo, yun ang genuine happiness. The best place of healing for me ay sa banyo talaga. Kasi kahit nasa bahay ako, at least ka kasi sa bahay mo, di ba, yung comfort zone mo. Pero may mga anak akong maliliit. Yeah. So, imbes na mag-focus ka sa problema mo, syempre focus ka sa mga ano ko. Pero pag nasa CR ako, nilala ko yung pinto, nasa trono ako, tapos talagang nakakapag-reflect ako ng sarili ko lang, ng walang storbo, and taking my time. Siguro nung umalis ako sa isang toxic relationship, na ang hirap umalis kasi sa toxic relationship na akala mo yan ang normal na kailangan mo lang tanggapin. Para nakaka-relate yung don siya. Merong umawaw sa tabi ko dito. Ayan, nag-agree ka. Oh, tama yes. Na yung toxic relationship. Yes, talagang mapapa-job well done ka sa sarili mo kung bigla ka nalang mauuntog at marirealize mong you deserve better. Charot, ikakat yon pero... yon. Ang lagi kong ipinagdarasal ay hindi maubusan ng pera. Siyempre, panghalawa ka ng sumagi. Oo, kasi maging practical tayo, pwede kang magdasal na maging maligaya, ganyan. Pero ayoko maging maligayang gutom eh. Gusto ko maging sagana, lalong-lalo na may dalawang anak ako. So, hindi pwedeng, alam mo yon, maubusan, masiro, hindi sila makapag-aral, ganyan. Gusto ko lahat talaga mag-give sa kanila. Merong nag-feed na si Don Chang daw. Pero hindi, katrabaho ko na siya ngayon eh. Siguro hindi lang to para sa TV, no? Gusto ko talagang makatrabaho si Risa Hontiveros. Yes, kasi very aligned kami sa mga gusto namin mangyari sa paligid namin pagdating sa pagiging single mother, sa pagiging advocate ng LGBTQIA++, at sa karapatan ng kababaihan, mga naaapi. Talagang idol na idol ko siya. At sa kanya ko nakikita na it's not the end of the world maging single mother. Kaya mo pa rin ma-achieve ang mga pangarap mo. So gusto ko siya makatrabaho para mas matanong ko pa siya, paano ba, Miss Risa?